Hello guys, welcome back to my channel and today video. Guys, gusto ko sa inyo share sa inyo yung experience ko sa my US Tourist Visa experience. Guys, hindi lang pala ako, pati din yung anak ko. So ganito nga guys, fill up ako ng form sa online. This is 160 for US Tourist Visa. And then pagkatapos ng mag-fill up nun, magpabayad ka, magpa-payment ka sa BPI. But kukuha ka ng payment, nung kukuha ka ng receipt doon sa online na ginawa mo sa doon sa papers mo, sa form mo, doon mo isi-search yun, diba, gumawa ka ng account doon sa this 160 mo, sa form mo mayroon ka doon nilagay na email, then doon mo rin kukuhain yung receipt, babayaran mo kung magkano, 160 yun. Kung magkano yung $160, kung magkano yung palitan ng araw na yun, ganun yung babayaran mo. So, yung natandaan ko is mahigit 50 na noon. So, hindi ko alam, 50 ba o 49? Basta 8,000 plus, mahigit yung binayaran ko bawat isa. So, dalawa kami, basta $160 yung babayaran mo sa BPI. So, hindi rin ako marunong panong payad. So, ang ginawa ko is, nagtanong ako sa guard. Mamang guard, paano ba magpayad? Mag-ano nito? So, sabi, mamang guard, ganito lang, ganito. So, ang gawin mo. So, yun, okay na siya. Then, pagkatapos ng payment, mag-ano ka ng appointment kung kailan mo gustong mag interview date. So, hindi na ako nag- appointment sa online. Ginawa ko, tumawag na lang ako sa telepono kasi ilang beses din ako dito may mali-mali kasi. Ang una kong fill up, akala ko ako lang kasi ako lang magpipill up ng this 160. So, hindi pala tumawag ko sa telepono, sabi ng kausap ko, dalawa kami kasi kasama ko pala yung anak ko mag-apply na US visa. So, dalawang this 160. So, dalawa din ang binayaran ko. Then, dalawa din confirmation ang nakuha ko kasi dalawa nga kami, kasama ko yung anak ko. Then, sabi niya, mayroong pinakamaagang, ito na, balik na tayo, may maagang interview. 6 o'clock ba? Hindi ko alam, basta may first interview very early. So, yung kinuha ko, 9 o'clock, kasi sabi ko, may kasama anak, tsaka malayo kami sa Pasig kami. Then, ito na nga, interview date na namin. So, September 11, interview date namin. Pumunta kami, nag-stay kami sa hotel ng one night. So, September 10, pumunta kami sa Manila, dun sa Pearl Hotel kami nag-stay ng one night. Then, yung gabi na yun, September 10, ulan ng ulan. Hindi ko alam na may bagyo ba. Hindi ko alam kung ano ba. May bagi ba? Wala ba? So, chinek ko yung, kasi ulan ng ulan, ang dilim-dilim. Akala, sabi kasi sa TV, wala nang pasok yung mga bata. So, sa school, sabi ko, sabi ko lang pasok. Paano kaya itong interview ko? Sabi ko, hindi kasi sabi ko, US ano sila, iba sila sa atin yung Pilipino, hindi sila Pilipino. So, sabi ko, baka mayroon kami interview kasi US embassy ito eh. Sabi ko. Tapos pagkalabas namin ng umaga, so nagising na ako ng maga, 4 o'clock. Naligo ako din. Paglabas namin ng hotel, yung sumagot sa amin ay baha. So ngayon, kasi kakain kami, 5 o'clock tapos na kami lahat. Kain kami ng sa McDonald's, Jollibee, magkadikit lang sa Pearl Hotel. Sabi ko, hala, paano to? Paano ko makakuha ng makabili ng pagkain kasi kasama ko yung papa ko at saka yung anak ko buhat-buhat kasi hindi siya makalakad. So ganito na. Sabi ko, pahatid ko na lang kayo balik sa taas. Then, ako na lang ang bibili ng pagkain. So, ayun, ang ginawa ko. Tinaas ko na lang yung aking suot-suot. So, ito yung suot-suot ko, guys. Ito yung suot-suot ko ng interview day ko, guys. Pero yung damit, hindi. Nagsuot ako ng parang dress siya, pero masikip siya. Then, long sleeve siya style hanggang dito. Then, tinakin ko na lang ito. So, kasi baha nga. Kahit uupo ka rin doon sa tricycle, basa pa rin yung puwet mo. So, ganito yan. Ganito yung nangyari. Nag-antay kami ng 30 minutes. Sabi ko, baka mayroong sasakyan na ano, medyo mataas-taas, pwede rin makasakay. Ang mahal ng singil, ganun pa rin. Pag umupo ka, basa. Kasi nga, bahang-baha talaga papunta. Malapit na doon para ito yung sa US Embassy. Sabi ko, ano ba naman ito? Malas naman ang interview date ko. So, ginawa ko na lang. Lahat ng gamit ko,
Ang papa ko nagdala sa bag din, nagdala na lang ako ng extra, nagsuot na lang ako, nagdala na lang ako ng sandals. Tapos doon ko na lang sinuot sa US Embassy doon sa labas. Kasi sabi ko, bahang baha talaga. Wala talagang masakyan. Ayoko sumakay sa ano, napakamahal yung sinasinglo nila. So, hindi ako, naglakad na lang kami, nagtsaga ako maglakad. Kasama yung anak ko, karga-karga ko siya papunta sa US Embassy. Din ganito na, ito na, nandun na. Siguro yung layo ng hindi baha, mas malayo lang ng siguro mga 1 mile yung layo ng baha doon sa US Embassy. Ang layo talaga, ang haba talaga ng baha. Simula doon sa Pearl Hotel na stay namin, papunta doon, malapit talaga sa 1 mile na lang US Embassy na natapos na yung baha. Doon kung saan ka nag-print ng mga papers, doon na stop yung baha. Sabi ko, ano ba naman ang malas doon? Then ayun na nga, kasi nga ulan na ulan ng buong gabi, bagyo pala yun. Ayun na, nandun na kami sa ano. So, yung appointment ko is 9 o'clock. Nakarating din ako ng 8:30. Nandoon na ako sa labas. Doon sa first boat, yung mamang guards. Siya yung nagkukuha ng mga appointment date, confirmation. Yung appointment kung kailan, anong oras yung ano mo, kinuha. Tinignan niya. Tinignan niya lang sa akin, nakalimutan ko. Basta tinignan niya kung anong oras yung ano mo. Then, sabi niya, DS-160 sa first boat yun ha, kasi yung mamang, parang mamang guard siya. Siya yung tumingin ng confirmation, sabi niya, pila ka na doon, sabi niya, bawal lahat ng gadget. So, yung ginawa ko ngayon, wala akong dinalang gadget. Kahit ano, yung papa ko, iniwan ko yung bag ko sa papa ko din. Yung dala ko lang is yung papers ko din, ang passport ko. Saka yung mga papers na kailangan namin ng anak ko. Ayun, sa pangalawang boat, may ano doon, may dalawang line. Yung isa, non-immigrant, yung isa is immigrant. Fiancé visa, yung isa is visitor visa. Tapos yung basta yung sa visitor visa, ako pumila. Kasi yung isa, fiancé visa, mag-migrate sa US. So, hindi ako pumila doon, dito ako sa kabila. Then, ang nilabas ko doon is yung passport ko. This 160, kasi pinalapan, parang mayroon silang nilagay sa passport ko doon sa pangalawang boat. Then pagkatapos na sa pangalawang boat, siyempre karga-karga ko yung anak ko, siyempre ayusin ko pa yung mga papel ko kasi dalawang passport, hawak-hawak ko, check nila, tapos yung dispense check nila, tapos karga-karga ko yung anak ko kasi wala din akong dalang stroller. So buhat-buhat ka lang yung anak ko. So then, pumasok ka sa unang pintuan. Pagpasok mo doon, mayroong machine, ilalagay mo doon yung dala mong gamit. Kung ano man dala mong gamit, ilalagay mo doon. Then, punta ka sa ano, kuhain mo yung gamit mo. Then, lalabas ka doon sa pintuan. Then, paglabas mo doon sa pintuan, mayroong doon mag-assist sa'yo kung anong colors yung ano. So, ako by colors. So, sa red ako. Hindi ko alam kung sa ano yun. Basta by colors ka. Siguro yun sa mga times kung anong oras yung interview mo kung anong oras. So, color red kami. So, ganito, nag-antay na kami ng ilang minutes lang. So, tawag na kami, papasok na kami sa office talaga, yung kung saan mag-interview doon. First step, titingnan yung picture mo, then, 2x2, kailangan naka-read na yung 2x2 ID mo, then, ang passport mo, then, dito pa may nagkamali kami, yung anak ko, yung banks niya, may naka-ano dito. So, sabi ng nag-ano sa akin, Pilipino pa naman siya, hindi pa naman siya partner. Sabi niya magpa-picture ulit yung anak ko kasi yung picture ng anak ko nandito nga sa box. So, ngayon nagpa-picture kami ulit din. Sabi niya pagkatapos magpa-picture, balik doon. Ang tagal namin nag-antay sa pa-picture, siguro mga 15 minutes. Then pagkatapos nakuha ko yung ano, yung ID ng yung 2x2, bumalik na ako doon, nagpila na ako din. Binigay ko na doon sa girl na nag-antay ng 2x2 ID namin. Then, sa second step, fingerprint, tatanong mo birthday mo, birthday, edad, pangalan mo. Ayun yung tinanong sa akin. Then, sa anak ko din, tinanong din siya kung ilang taon na ba siya, how old are you. Then, yung anak ko naman, nakasumagot siya, kasabi niya, my name is Raisa Jane Bagaporo, I am 6 years old. I am 6 years old. My birthday is August 30. Sabi niya ganun. So, sabi niya, very good baby din. That's the second step. After ng fingerprint nga. Tapos, tatanong mo birthday mo. Dad mo. Ganun.
Then sa third step, hindi ko alam yung third step pala. Interview na yon. So ngayon, interview na tayo. Interview time na tayo. So, pag ako kasi pag naunahan ako ng dungan, parang tunganga na ako. Wala na ako. So ganitong nangyari. Pag umalis yung susundan ko na interview, sabi ng nung mag-interview sa akin ako, American siya. Next, sinabi ko kagad, good morning, ma'am. So, ayun, naunahan ko siya. Then, so, nag-talk na ako ng talk. Tapos, tinanong ako nung, bakit kami mag-apply ng US Tourist Visa? Sabi ko sa kanya, ma'am, we're going to apply for US Tourist Visa because this is for my daughters. My daughters need a blood test in the USA that the Philippines cannot check the blood test of my daughters because this are rare disease. Ito yung papers na galing sa ano ni Raisa, sa doktor. Then, pinakita ko rin yung mga medicals. MRI ni Raisa, medical, MRI, yung dalawa niyang MRI. Tapos, yung isa niyang ENCB, yung parang tinutusok ka. Yun, pinakita ko rin yun. Basta lahat ng medicals, pinakita ko siya. Ito kasi, referral ito para sa US Embassy. Ito yung patotoo na. May, ano si Raisa, kailangan niyang ma-check ng ang blood test para sa rare disease nito. So, ganito na. Sabi ng tanong sa akin interview sa akin, sino yung magbabayad ng sino yung bibili ng plane ticket namin? Saan kami titira? So sabi ko ngayon, sabi ko, ma'am, I have a boyfriend in the US and he going to pay our plane ticket and we stay in the house of my boyfriend. Then, kasi sabi ko sa, sinabi ko matitira kami sa boyfriend ko, may pinakita akong papers na galing sa boyfriend ko. Siyempre yung ano, yung papers na patotoo na may iistihan ka na bahay. Ayun, hindi ko na siya nakita. Basta yung patotoo na galing sulat yun sa ano mo, sa boyfriend mo. Yun ang dinala ko rin. Pinakita ko yun sa kanya din. Sabi niya, ilang taon na ba kaming mag-boyfriend ng foreigners ng boyfriend ko, ng foreigners kong boyfriend? Sabi ko, 3 years. 3 years, ma'am. And then, she said, okay. She visit you here in the Philippines? I said, yes, ma'am. 2 times. Come here last 2015 and 2016. And then, she asked me, ilang buwan ba yung gusto kong magstay dito sa USA? So yung nilagay ko kasi doon sa papers ko sa this 160 is 3 months. So sabi niya, sabi ko, it's okay ma'am if you give us 3 months. Then sabi niya, okay, but ganito yun. Umalis siya ng saglit, umasok siya doon sa room. Baka kinausap niya yung manager kung ilang buwan yung bibigay sa amin. Then, parang nawala siya ng mga ilang minuto. Hindi ko alam kung ilang minuto siya nawala. Basta, nawala siya ng medyo matagal. Then, nung bumalik siya, sabi niya, okay, we will give you 6 months. 6 months US Tourist Visa, sabi niya. Then, so you can get the blood test and the treatment for your daughter. So, sabi ko agad, thank you ma'am, thank you so much. Then, sabi niya, your visa is approved and you can get your visa tomorrow. Sabi niya ganun. So, naiyak na ako sa tuwa. Sabi ko, thank you ma'am, thank you so much. Kasi nga, dahil para ito sa anak ko din. Sabi niya, ayun na. Kung gusto mong ipa-deliver yung address mo, pwede mo i-change yung address ka agad. Pero pag hindi mo na gusto, wag mo nang i-change. Kasi ako, hindi na ako nag-change kasi gusto ko deliver
sa tao lang naman yun na gustong mag-pick up ng ano ng kung sa inyo lang naman yun kung gusto niyo i-pick up o hindi. So ako hindi na ako nag-change kasi gusto ko i-deliver. So sabi niya, one day, tomorrow you can get your visa. So September 12, nakuha na nga namin yung visa namin kasi September 11 yung appointment namin. So ayan guys, gusto ko lang i-share sa inyo yung may U.S. visa ko. So thank you so much guys, thank you so much for watching, and hope you subscribe to my channel, and please subscribe to my channel so you can get notification, and please give me thumbs up if you like, but if you don't, it's okay. And thank you so much guys for watching my video. Thank you, bye bye.